Pasintabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po sa mga naghahapunan, aabot sa 100 naaagnas ng bangkay ang nadiskubre sa isang funeraria sa La Loma sa Quezon City. Hindi na raw tinubos ng kanilang mga kaanak ang mga bangkay na ngayon ay nakasusulasok na amoy ang dulot. Ang mga bangkay ay pinahakot na ng City Health Office. Nakatutok si Gino Gaston. Nakasusulasok na amoy, mga nagpupulasang ipis at tambak-tambak na mga naaagnas na bangkay. Ito ang tumambad sa mga tauhan ng Quezon City Health Office sa kanilang pagsugod sa matagal ng inirereklamong Henry's Funeral Homes sa La Loma, Quezon City. Bukod sa mga naipong patay sa morgue, meron pang nakalagay na mga bangkay sa mga patong-patong na kabaong sa labas. Ito raw ang mga bangkay na hindi na tinubos ng kanilang mga kaanak at naiwan na lang sa punerarya. Sa tala ng Quezon City Health Office, aabot sa may 100 bangkay ang nakatambak dito. Sa sobrang tagal na nakatambak ang mga bangkay dito, halos karamihan ay nagkahiwalay-hiwalay na at hindi makilala. At ang lugar na ito, makikitang nakatambak nga ang napakaraming labi dito at pinamumugaran na ito ng napakaraming ipis. Noong September 23 pa talaga ipinasara ang punerarya ng City Hall. Pero napag-alaman na patuloy pa umano itong nag-ooperate kahit wala ng permit. Ang iba raw sa mga bangkay, taon na ang binilang ng pagkakaimbak sa loob ng punerarya. Bukod sa mga ipis, dinadaga na rin daw ang mga katawan. Kaya kanina nagpasya na ang mga lokal na opisyal na hakutin na ang mga bangkay para hindi na magdulot ng peligro sa kalusugan. Kung nakita mo naman, libu-libong ipis na ang lumilipad dito, maraming daga na talagang peste na ang dinudulot niya at baka magkaroon pa tayo ng epidemic. I am having it ready, yung public cemetery natin sa Quezon City. Bagamat mayroon kaming information na yung may-ari, hindi naman nagpapakita, he does not even surface, na may kausap na rito raw sa La Loma. Napakalaking problema talaga ito. That's not only concerned the health, sanitation, pati yung pagdodocument dito. Eh walang death certificate eh. Dahil sa nakasusulasok na amoy at panganib na dulot sa kalusugan, binugahan ng disinfectant ang morgue at mga bangkay. Ikinandado na rin ang morgue para hindi na magamit. Matagal na rin daw inireglamo ng mga residente ang punerariang kapitbahay lang nila. May mga nagkakasakit na raw sa baga dahil sa araw-araw na paglanghap ng masamang hangin mula umano sa punerarya. Parang kala mo niluluto yung loob mo. Ganun. Since September 9 pa po kami nagdudusa niyan. Nangako raw noon ang may-ari ng punerarya na tutulong sa paggamot ng mga naapektuhan. Sabi ng doktor, masama daw yung naaamoy namin. Nakakatigas daw po. Nakakatigas ng baga, ang sabi ng doktor. September 10, tsaka yung lababo po namin, amoy patay. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag ang anak na may-ari ng punerarya, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Mama, ano bang sabi? Ano sabi? Bakit naging ganyan yung ano? Ha? Gino Gaston, nakatutok, 24 oras.